hindi na nga undefeated ang mga SMC teams ngayon sa PBA. Dahil lumakas nga ang mga ibang teams ngayon sa PBA, lalo na ang mga independent teams gaya ng Rain or Shine at Converge. At dahil dito nga, ay nababahala na nga ang SMC management. Kaya't nais na ulit nilang palakasin ang tatlong teams nila this PBA 49th season. At narito nga ang tatlong trades na gagawin nila para sa Hinebra, SMB at Magnolia. Unahin na natin itong Magnolia Hotshots. Sila nga ang pinakahuli sa tatlong teams na ito dahil isa lang ang nagawa nilang championship sa poly era nila. Kahit nga nakakapasok sila sa finals, ay runner-up lamang sila dito. Nag-trade naman sila this PBA offseason at ang defensive guard nila sa Gio Halalon ang naipalit nila sa rising star na si Xavier Rosero. Pero hindi nga ito sapat dahil on-off sila ngayon sa win-loss ng standing nila ngayong Governor's Cup. Kitan mo yung target nila na player ngayon ay si Arvin Tolentino ng Northport. Si Davis Calvin ng Bueba nga ang matunog na gusto nilang ipalit kay Tolentino. Si Tolentino ay umaverage ng 21.2 points per game, 7.3 rebounds per game, at 4.1 assists per game last PBA 48 Philippine Cup. Isunod naman natin ang Barangay Hinebra. Sila nga ang may pinakamagandang trade last PBA offseason. Dahil nakuha nga nila ang dalawang rising stars ng Jeep na si Stephen Holt at Isaac Go. Pero ang pinakaboros nga nila dito ay nakuha nila ang third pick ng Jeep na naging si RJ Abarrientos. Pero kahit ganun nga ay parang humihina ang ilalim ng Hinebra nang mawala si Sistan dito. At hindi pa din ganun kaganda ang chemistry ng mga bagong players ngayon ng Hinebra. Dahil gaya nga ng Magnolia ay on-off din ang win-loss record nila ngayong Governor's Cup. At ang matunog nga na mapabalitang gusto nilang tanggalin sa team nila ay itong si Maverick Ahanmisi. Dahil loaded na nga daw sila sa guards at hindi niyang mapakita ang expectations sa kanya ng mga fans ng Hinebra. At ang big man nga ng Northport na si GM Calma ang nais nilang kuhanin kung ito ay magaling na sa kanyang injury. Si Calma ay ma-average ng 12.8 points per game, 6.2 rebounds per game, at 4.5 assists per game last PBA 48 Philippine Cup. At last but not in the least ay itong San Miguel Beermen. Matatanda ang walang ginawang trade moves ang Beermen this PBA offseason. At nag-sign lang sila ng rookie nilang si Ivan Neiva at nakuha nilang scoring guard na si Chris Rosales sa free agency. Pero hindi nga ito sapat ngayon sa SMB dahil tumatanda na nga ang mga star guard nilang gaya ni Romeo, Ross, Lassiter, Cruz at pati na rin ang role player nilang si Simon Enciso. At ilang beses din nagpalit ng import ang SMB ngayong Governor's Cup. Kahit ngayon nga ay may isang combo guard star player na tinatarget ang SMB. At ito nga ay ang kaibigan ni Chris Ross na si Mikey Williams. Si Williams nga ay currently suspended ngayon sa TNT dahil hindi nga sila magkasundo ng TNT sa kanyang gustong kontrata. Pero kung willing naman i-trade ng TNT ang rights ni Williams sa SMB, ay tiyak na maglalaro ng muli ito dahil kayang-kaya niyang ibigay ng SMB ang gustong salary ni Williams. At tiyak na maglalaro talaga ito sa SMB dahil madami nga siyang kaibigan dito sa SMB. Kaya ng playing coach nilang si Chris Ross. Si Williams ay ma-average ng 16.1 points per game, 4 rebounds per game, 4 assists per game at 0.8 steals per game last PBA 47 Commissioner's Cup. Ito ang mga bigating players na tinatarget ngayon ng SMC teams na makuha upang lumakas sila this PBA 49 season. Sa tingin nyo mga idol, sino sa mga players na ito ang matutuloy sa SMC teams? I-comment nyo na po yan sa baba.